paano nagawa ng isang respetadong photographer na manakawan ang isang napaka-secure na bangko sa France sa pamamagitan ng paggawa ng mahabang tunnel. At nakulimbat niya ang aabot sa $50 million o 2.7 billion pesos na halaga ng mga alahas, ginto at tiyamante. Ang matindi ay nagawa niya ito na walang nakahalata ni isang staff ng bangko, at higit sa lahat ay walang nasaktang kahit isang tao. Inagurian itong isa sa pinakamahusay at pinakamalinis na pagnanakaw ng bangko sa kasaysayan ng France. Panoorin at humandang bumilib kung paano niya ito pinagplanuhan at kung paano niya ito natakasan. Mr. Goodbye! Yeah! Lunes ng umaga, July 19, 1976. Nice, France. Namumroblema ang isang staff ng prestigyosong bangko, ang Société Générale Bank. Dahil ang pintuan ng main vault ng bangko ay hindi mabuksan. Ang lahat ng pera na nasa loob ng vault ay kinakailangan na kasi ng mga depositors nila sa iba't ibang transaksyon. Dumagsana ang mga ito at naghihintay sa labas ng bangko. Nakapila at halata ang matinding pagkainip. Ang Nice kasi na nasa French Riviera ay isang lugar na maraming mga mayayaman na nakatira. Dito rin nagdedeposito ng pera ang iba't ibang big-time na residente at negosyante ng Monaco na 40 minutes lamang ang layo mula sa bangko. Ang mekanismo ng pintuan ng vault na ito ay dati na ring na-stack noon. Maraming taon na ang nakalipas. At ang naging tanging solusyon nila dito noon ay patakan ito ng langis. Sinubukan nila itong gawin muli, ngunit ayaw pa rin bumukas ng vault. Sana mali sila ng iniisip, dahil para sa kanila ay imposibleng mapasok ang napakakapal na vault na ito na tumitimbang ng halos 20 tons at 16 inches ang kapal ng bakal nito. Ang bangkong ito na nakaharap sa Avenue Jean MacDessin ay pangunahing kali ng Nice. Ang haba nito ay isang buong city block, at kalahating city block naman ang lapad nito. Bukod sa milyong-milyong pera na nakatabi sa loob ng vault, ay aabot din sa 4,000 security boxes na may milyon-milyong dolyar na halaga ng mga alahas, ginto at tiyamante. Kung kaya't gano'n na lang din ang kaba ng mga depositors ng bangko na nakapila sa labas. Pagsapit ng alas 10 ng umaga, ang mga espesyalista mula sa Fichet-Bauche, isang kilalang manufacturer ng safe sa Nice, ay inumpisahang alamin ang problema ng pintuan ng vault at sinubukang buksan ang napakabigat na pinto na ito. Ngunit ang mekanismo ay nanatiling nakatigil, at kahit ang mga eksperto pagdating sa ganitong bagay ay hindi mawari ang punot dulo kung bakit na-stack ang naturang pinto. Bukod dito, ipinagtataka rin nila na nagagawa naman nilang maigalaw ang lock ng pintuan, pero gayunpaman ay hindi pa rin ito mabuksan. Lumipas ang dalawang oras na nasa ganoon silang sitwasyon. Ginawa nila ang lahat ng kanilang nalalaman sa pagkakrack ng mga vault, pero hindi tumalab ang mga ito. Samantala, ang pag-aantay ng mga depositors ay napalitan na ng inis at pagkairita, dahil bukod sa magtatatlong oras na silang nakapila sa labas, ay wala pa silang alam kung ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng bangko. Pagsapit ng tanghali, ay napagdesisyonan na nilang baragin ang tabi ng pinto upang ayusin ito mula sa loob. Binarag nila ang pader sa gilid gamit ang jackhammer. Pagsapit ng alas 3 ng hapon, ay nagawa nilang makalikha ng maliit na butas mula sa makapal na pader. Bahagyang sinilip ng manggagawa ang butas. Napalunok ito ng matindi at napabuntong hininga sa kanyang nakita. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga katabi niyang bank officials at iniabot dito ang flashlight. Kinuha ng mga opisyal ang flashlight, at nang silipin nila ang butas, ay dito na nila nakumpirma ang kanilang hinala. Ang Société Générale Bank na siyang tinuturing na isa sa pinakamahirap pasukin na bangko sa France ay nanakawan. Makalipas ang 15 minuto, ay nagsimula ng magsilatingan ng mga otoridad.
isa-isa silang sumilip mula sa butas ng pader at kinumpirma na robbery nga ang dahilan ng insidente na ito. Mula sa butas ay nakita nila ang mga pinto ng safety boxes na nakabukas at mga nagkalat na mga papel sa sahig. Kabilang sa mga papel na ito ay mga cheque, stocks, bank books, wills at deeds. Tanging matataas na opisyal lamang ng kapulisan ang pumasok sa bangko. Nakita rin nila ang mga gamit ng mga kawatan na nakakalat sa sahig tulad ng crowbars, hydraulic jacks, palakol, jackhammers at mga acetylene tanks. Bukod sa mga nagkalat na gamit, ay napansin din nila ang isang mensahe na isinulat sa dingding sa salitang Frances na ang ibig sabihin ay without weapons, without violence, without hatred. Ang mensahe na ito ay tila naging isang malaking sampal sa kapulisan dahil lumalabas na walang kahirap-hirap na napasok na mga magnanakaw ang loob ng vault ng bangko at hindi na kinailangan pa na gumamit ng dahas. Nang pasukin ng mga otoridad ang loob ng vault, ay dito na tumambad sa kanila kung paano nagawang mapasok ng mga kawatan ang loob nito. Lumalabas na isang katamtamang butas ang hinukay ng mga magnanakaw na siyang konektado sa isang mahabang tunnel na siyang magiging lusutan nila papunta at palabas ng vault. Ang tunnel na nakakonekta sa butas ay tinatayang may habang 30 feet at siyang magdadala sa kanila patungo sa isang underground sewer system. Binaybay ng mga pulis ang nasabing tunnel at nakita nila na detalyado at maayos ang pagkakagawa nito. Tansya nila ay hindi lang isa kundi maraming tao ang kasabwat sa pagnanakaw na ito. Nang pumutok ang balita ng pagnanakaw, ay hindi lang ang imbestigasyon sa kaso ang tinutukan ng mga pulis, kundi naging abala rin sila sa pagprotekta sa mga staff ng bangko. Kapag napagtanto kasi ng mga tao ang kanilang pera, ipon o mga mamahaling alahas ay ninakaw, siguradong sisisihin nila ang mga staff. Ang katunayan niyan ay nakatanggap na ng pagbabanta at masasakit na salita mula sa mga depositors ang mga empleyado ng bangko araw-araw. Ilang araw din itong naging headline ng balita sa international television. 12 mga detectives ang humawak ng kaso na ito. Pero ni isa sa kanila ay walang makitang solidong ebidensya na siyang makakapagturo sa kahit na isa man sa mga magnanakaw. Ni fingerprints ay wala silang makita sa pinangyarihan ng insidente. Nangangahulugan lang ito na ang mga kawatan ay pawang mga profesional sa kanilang larangan. Tinatayang aabot sa $10 million ang nanakaw ng grupo, kasama na dito pati ang mga alahas at mahahalagang mga bato. At dahil sa 1976 pa ito nangyari, sa value ng pera ngayon, ito ay aabot na sa $50 million o 2.7 billion pesos. Makalipas ang ilang linggo, maraming suspect ang lumitaw sa kanilang imbestigasyon. Pagkatapos ng maingat na pagsasala sa mga suspect, ay natukoy nila ang dalawa sa mga kawatan na nagnakaw sa bangko. At ito ay ang dalawang miyembro ng kilalang grupo na Marseille Gang. Ang pagkakamali nila ay nagpa-cash sila sa ninakaw nilang gold bars sa isang lokal na bangko. Ipinrases ito ng teller at nang i-check niya ang serial number ng mga gold bars, ay nakita niya na nag-match ito mula sa mga nawawalang gold bars na ninakaw kamakailan lang. Kaya kaagad siyang tumawag ng mga otoridad. Kalaunan ay dinampot ng mga pulis ang dalawang lalaki at isinalang ang mga ito sa dalawang araw na interogasyon. Di nagtagal ay kinanta ng mga ito ang leader ng kanilang samahan. Kahit ang mga pulis ay hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Ayon sa kanila, ang mastermind sa panloloob ng bangko ay ang photographer na si Albert Spaghiari. Si Albert Spaghiari, o mas kilala sa Bansag na Bird, ay isang respetadong photographer sa siyudad ng Nice. Sa pagkakilala sa kanya, ay may maayos siyang reputasyon sa kanyang trabaho at mabait na asawa na simpleng naninirahan lang sa isang maliit na bahay kasama ang kanyang misis. Pero lingid sa kanilang kaalaman na ang pagpo-photography ay isa lamang front ni Albert. Pantago lang niya sa tunay na gusto niyang gawin. Ang buong ideya ng pagnanakaw sa Société Générale ay nagmula sa pagbabasa ni Albert ng isang nobela
na isinulat ni Robert Pollock na may pamagat na loophole na inilathala noong 1972. Ang aklat ay naglalarawan ng isang kwento ng mga magdanakaw na nangloob sa isang bangko sa pamamagitan ng pagdaan sa mga sewer system sa kanilang lungsod. At nang napagtanto ni Bert na ang mga sewer system ng Nice ay malapit lang sa paligid ng Société Générale Bank, ay dito na siya nagkaroon ng ideya at inumpisahang buuin ang kanyang master plan. Pero paano nga ba pinlano ni Albert's pagyari ang bank heist na ito? Bilang panimula, si Albert ay dating nagtatrabaho sa isang kumpanya na gumagawa ng mga vault ng bangko. Ito rin yung kumpanya na nag-provide ng vault para sa Société Générale Bank habang naninirahan sa Dakar sa bansang Senegal. Una ay pumunta muna siya sa munisipyo ng Nice at tinanong dito ang mga plano tungkol sa mga sewers sa kanilang lungsod. Ito ay sa dahilang binabalak kasi nilang daanan at gawing escape route ang mga sewers o imburnal na malapit sa bangko. Walang sino man ang nanghinala sa ginawang pagtatanong na ito ni Albert. Dahil ang impormasyong ito naman ay pampubliko at madalas din silang tinatanong ng mga builders tungkol dito. At isa pa, sino ba namang magdududa sa isang respetadong photographer na kilala na ng maraming tao sa Nice? Pagkatapos ay gumugol siya ng isang linggong paglalakad at pagapang sa mga imburnal upang mafamiliarize siya sa kabaligiran. Pagkatapos na matiyak ang mga lusutan, ay sunod naman siyang rumenta ng isa sa mga safety boxes sa vault ng bangko. At ang tanging bagay na inilagay niya dito ay isang malakas na alarm clock na nakatakdang tumunog sa hating gabi upang subukan ang mga acoustic at seismic detention alarm. Dito ay napag-alaman niya na wala talagang alarm ang bangko. Sa sobrang tiwala sa kapal ng kanilang vault, ay iniisip ng mga staff na hindi malalampasan ng kahit na sinumang tao at walang kahit na anong alarma ang kailangan. Pero dito sila nagkakamali. Pagkatapos ay tumungo siya sa isang notorious na gang at ipinahayag sa leader nito ang planong pagnanakaw sa bangko. Pumayag ang pinuno ng gang sa gustong mangyari ni Albert. Bibigyan siya nito ng mga kagamitan at manpower kapalit ng malaking hati mula sa makukuha nilang pera sa vault. Pagkatapos ay inumpisahan na nila ang paghuhukay ng tunnel. Sa una ay hindi naging maayos ang kanilang paghuhukay at dahil walang ventilation ay madalas makaranas sila ng pagkahilo dahil sa sobrang init. Dahil dito ay nag-set ng schedule si Albert at nagtoka ng mga maghuhukay sa bawat araw. Di nagtagal ay nagawa nilang magkaroon ng ventilation at ilaw nang maikonekta nila ang daladala nilang electric cable sa isang malapit na underground garage. At dahil maliwanag na ang kanilang paligid, ay pinaspasan na nila ang ginagawa nilang paghuhukay ng tunnel. Matapos ang 9 ay nagawa nilang marating ang dingding ng vault. At dahil napakakapal ng dingding ng vault, ay kinailangan nilang gumamit ng jackhammer at drills para makagawa ng butas. Pagsapit ng July 16, 1976, Biyernes, matapos na magsara ang bangko para sa weekend, ay muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang pagbubutas sa dingding ng vault. Halos 6 inches na kapal pa kasi ang dingding na kanilang bubunuin. Linggo na, July 18, alas 2 ng madaling araw, nang matagumpay nilang mabutasan ang dingding ng vault. Pagkapasok nila sa loob, ay dito na nila inumpisahang buksan ang mga security boxes. At dito ay labis na ng laki ang kanilang mga mata sa kanilang nakita dahil tumataginting na mga ginto, ilak at limpak-limpak na pera ang bumungad sa kanila. Tiba-tiba sila sa dami ng pera na ito. Pagkatapos na waghakot ay kumain muna sila. Inilatag ni Albert ang mga daladala nilang pagkain at inihain ito sa mga gintong plato na nakuha nila mula sa isang security box. Gumugol sila ng halos 27 oras sa loob ng vault. Pagsapit ng umaga ng Lunes, 5 a.m., ay ipinasya na ni Albert na mag-umpisa na silang maghanda para umalis dahil maya-maya ay magbubukas na ang bangko. At nang handa na ang lahat para sa kanilang pagpuslit, ay nakaisip ng ideya si Albert na sumulat ng mensahe sa dingding na siyang ikinasikat niya sa loob ng maraming taon. Pagputok ng araw ay nakalabas na sila ng vault.
Nang mahuli ng mga otoridad si Albert, habang nasa interrogation room, ay magkahalong pagkamangha at pagkagulat naman ang naramdaman ng mga pulis nang ipinaliwanag sa kanila ni Albert ang buong istorya ng kanilang pagnanakaw sa bangko. Pero kahit kailan ay hindi niya ikinanta ang mga pangalan ng kanyang iba pang mga kasamahan. Dahil dito ay tukoy na ang mastermind sa nasabing heist of the century nung panahon na yon. At dahil wala namang violence na nangyari, ay napatawan lamang siya ng 2 taong pagkakakulong. Pero kahit na maliit lang ang sentensya ni Albert, ay wala siyang balak na humimas ng rehas sa loob ng 2 taon. Kaya naman nung huling araw ng kanyang trial, habang kausap ang isang court judge, ay nag-abot siya rito ng 3 papel kung saan nakasaad ang detalye ng sewer system na kanyang dinaanan. Kinuha ito ng judge at tiningnan. Pero nung makita ni Albert na wala na sa kanya ang atensyon ng judge, ay agad siyang tumakbo papunta sa bintana at tumalon dito. Lumapag siya sa isang nakaparadang kotse at sumenyas sa isa niyang kasabwat. Lingid pala sa kaalaman ng mga otoridad ay may nakahanda palang susundong biker kay Albert. Ibig sabihin ay planado na niya ang kanyang pagtakas. Kahit ang mga pulis na nagbabantay sa kanya ay napatulala na lang sa bilis ng pangyayari. Agad humarurot ang motor na kanilang sinakyan at di na nahabol pa ng mga pulis. Simula noon, kahit kailan ay hindi na nahuli si Albert Spaghiari. Namatay si Spaghiari noong 1989 dahil sa lung cancer. Ngunit hanggang sa ngayon, ang pangalan niya ay tumatak na sa isip ng maraming tao at nagmarka na rin sa kasaysayan ng pangluloob ng bangko sa mundo. Anong masasabi mo sa ating kwento ngayon? Bumilib ka ba sa ginawang diskarte ni Albert Spaghiari o hindi? Ano man ang iyong tingin sa kanya, ay gusto ko lamang sabihin na tulad ni Spaghiari ay may mga talento rin ang bawat isa sa atin. May magaling kumanta, may magaling mambola, magaling sa chismis, at may magaling mangutang pero hindi magaling magbayad. Nasa sa atin na kung papaano natin isasabuhay ang talento na bigay sa atin ng may kapal. Kung sa pansarili nating interes o sa kapakinabangan ng mga taong nasa paligid natin. Ikaw, ano ang talento mo? At paano mo ito ginagamit para makatulong sa iba? I-comment mo lang yan sa comment section sa baba. Kung nag-enjoy ka sa video na to, huwag kalimutang i-share sa iba. At syempre, mag-like, mag-comment at mag-subscribe ka na rin. Kita-kita rin tayo sa TikTok at Mr. Good Vibes, sa isa ko pang YouTube channel, Mr. Good Vibes, at sa Facebook page natin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang sumaya ang buhay mo.